Nakakahuwa, nakakabsak, hindi ho ako. Siya po. Sir, siya po ang kaya magbigay. Sir, harap po yung camera, harap po. Yung dumating kayo, magkakasabay tayo. Sige po. Alam nga naman, iharang ko dyan. Siyempre, gigilid ko muna para maikilid ko muna yung papasukan ko. Naputa ka namin dito, wala kang sasakyan mo, sir. Kanina ko pa hinihingi yung sasakyan. Wala ako, nalililinis ko nga. Sige po, kanina ko pa hinihingi yung lisensya nyo. Ha? Pero pilit nyo pong ina-atras yung sasakyan nyo. Nagagayto kayo, kinakatungo. Siyempre, ini-infer po kayo. Ito naman ang ginagawa mo. Oh. Tama ba yan? Diyan tama. Alino, ano naman ang diyan tama? Hindi ba ang trabaho niya ginagawa mo? Hindi yan, bakit to? Hindi yan trabaho ng ano, ng importante na kailangan ng ano sasakyan. Iharang yung katawan mo. Bigay na lisensya, no, gusto mong gamitin. Sibigay ko nga sa iyo. Bakit kailangan mo na ipasok, sir? Antayin ko muna ipasok mo muna. Kakausapin kita, tao akong kausap. Oo nga po. Bakit mahirap po bang iabot yung lisensya, sir? Hindi ko masisisi ka ba, sir? Malaglag po talaga ako. Malaglag po talaga ako. Napaliwanag ko sa'yo. Halos magkasabay lang tayong dumating dito. Lilinisin ko muna bago papasok. Muna hayo kayo sa ano, ha? Nakaparada lang ako sa iyo, sir. Oh sir, papaliwanag ko. Papaliwanag ko sa inyo, sir, na maayos na. Tapos ka na, sir. Oo. Tapos ka na. Oh, so, wala pa na magsalita. Oh, sige. Okay, sir. Huwag ka na mag-interrupt ako magsalita. Oh, sige, sige. Kasi hindi kita ininterrupt ang sasalita ka. Oh, sige. Purong pagmamahal! Alright mga puro, galing tayo ng CDC Street. Pumasok tayo dito sa General Tino. Ayan yung tinatawag na Kanto Tino. Medyo parang bastos, pero ito po yun. Pero this time mga puro, saan pa rin po natin TTMD, Ating Team Leader Officer Baguio, Sir Dexter Cardenas, Tika si Paggaling. Mga puro, dito lang tayo sa side na to, tong kaliwa. Dahil ito po yung barangay Paang bundok ba yun? Tapos dito po, iba na to, barangay Enes Amoranto. So hindi po ito yung letter complaint. Nandito po sa kaliwang side. So dito merong isang SUV. Tapos dito merong Hyundai Accent. Dito lang po tayo sa kaliwa. Sa kanan, safe. Then, isang pulang sedan. Vapor, meron dito. Nakasampa sa bangketa. Pick up. Tapos, kulay green na sedan. Sama natin dito Officer Kalebag at ang ating MMDA Seated One Officer Martin. Alright, so far konti lang naman ano. Ito lang, isa, dalawa, pick up, tatlo. Apat. Si Kuya umalis, pwede naman siya dun. Kasi hindi naman kasali yun dun. Lima lang po yung apektado. Operation po namin ito. Ngayon, konsiderasyon na lang po, hindi po namin kayo itotoring 50-50 na lang po namin kayo. Babalik po namin sa inyo yung lisensya nyo, ito pong ticket nyo, isi-settle nyo sa Quezon City Hall po, no? DTOS building. Obstruction lang po ilalagay natin. Alright, yan mga puro, kasama natin dito Officer Ladimo at in-explain lang ni Bossing yung sitwasyon natin. Nasa kanan po. So ito yung kay Bossing, papatiket na lang po. Tapos yung mga doon naman, pag may lumabas driver, titikita na lang din. Kaya naman walang driver, 5 minutes, orasan ng towing team. Pag wala pa rin driver, Officer Libres, kasama natin dito. Pag wala pa rin driver lumabas, ay subject pa rin pa ito towing po yung kalang sakyan. Yan mga puro, dito po kasi NS Amoranto na tong kabilang side. Kaya yung letter order po natin, hindi po kasama yung barangay NS Amoranto. Barangay Paang Bundok lang po. So ito po yung barangay Paang Bundok. So boundary po kasi ito. So lahat ng this side na to, ito po yung inuuli natin. Alright, let's go guys. Meron pa tayo pupuntahan, CDC Extension. And
May isa pa yung Blooming Treat na daanan na natin, yung side lang din ng Quezon City. Tapos may isa pa, iniisip ko pa. Anyway, mga puro dito, meron tayong naabutan, isang Toyota Rush. Kahit man lang mag-ibot sila, imposible po na wala silang advice na, bawal po dyan. At saka sir, advice po naman po, alam naman po ninyo, matagal na po kayong driver, ha? Yung sidewalk po, hindi po natin pwedeng parkingan yan. Diba? Tama. Opo, violation na po yun, number one. Ngayon po, dito po, wala naman po one side parking dito. So doon pa lang po, dalawa ng violation natin. Diba? Sidewalk is na prohibited to park any car. Kahit anong sabihin nyo para sa akin, pakingin mo natin. Dapat magsabi kayo na magbigay ng sir, warning. God, bawal na ho kumarada. Para ito alam po sir, number one, hindi po kami pwede na ganun ang gagawin namin. Hindi po pwede sir. Kasi isip po sir, mag-operation kami. Wawarningan namin kayo tapos ano nga, anong darating natin yan? Warning, na, boss, effective October 15, effective November 15, bawal na ho pumarada. Kung ganun po dapat, marada, makapagpasa po ng resolution kayo na ganun. Hindi po kami dapat ang gagawa nun sir. Kasi kami sir, operational lang po kami. Pinto, baka bumaksak ka. Oy, itang sila, huwag ka naman. Yung pinto, baka masarhan tayo la. Malalakan kayo dyan, ma'am. Baka malak yung pinto la, yung hangin la. Ganito na lang po sir, ha? In a short discussion, yung gagawin na lang po natin sir, titikitan na lang po kayo. Okay, ha? Sige. Kamababa na lang po, ha? Okay. Sa illegal parking. Ayun sir, hindi naman po namin kukumpiskahin yung license nila. Ibabalik din po lang. Okay. Paano okay, na lang po yung license? Ipasok ko na sa loob itong sasakyan. Hindi mo na sir, mamaya na po. Paka-take it po. Kasi kukunin ko pa yung plate number mo. Lilis na pa. Wala naman, makikita nyo naman eh. Ipanada ko lang dyan sa loob. Before park sir, bago nyo po galawin yan, kasi napicturean po kayo andyan, lisensya po muna sir. Hindi tayo mag-detest pagka-inalis mo yan. Alright, mga puro, ano, papatikit na lang daw po si Bossing. Though, may driver naman, so titikitan na po talaga ito. Ang sinasabi ni Bossing is dapat nag-warming muna daw na bawal mag-parking dito. Lakas naman na po, wala din ako sa bangkit. Ngayon, ang pinaka-point po kasi natin is as a license holder, dapat alam po natin na ang bangketa po ay hindi po talaga yung pinaparkingan. RA4136 po, na nakasaad po yan. Sidewalks and crossings, pedestrian crossings, pedestrian sidewalks, hindi po yan pinaparkingan. Ngayon mga puro, dito po kasi sa kabila, ibang barangay po kasi, so matetechnical po tayo, wala po tayong letter order na mag-operate dito sa kabilang side na ito. So ito, okay naman kausap si Bossing. So yan, papatikit na lang po si Bossing at naintindihan niya naman. Ngayon, sama na dyan si Officer Panty. At dito naman, eto meron isa, ayan, yung baketa na po na sa Raduan na Montero. Tapos meron pa dito yung Toyota. Siya ho ang nakaka-obstack, hindi ho ako. Siya po, siya po, kaya magbigay. Sir, harap mo yung camera. Driver ang makausap natin, sir. Oo, pero yung driver ka ba? Hindi, kung may mayari ng bahay. Wala akong matalang mayari ng bahay. Ang driver ang kailangan namin makausap. Harap mo. Yung dumating kayo, magkakasabay tayo. Sige po. Alam naman, iharang ko dyan. Siyempre, kigilid ko muna para maiklip ko muna yung papasukan ko. I-clear out ko muna. Hindi naman ako nagpapark dito, pinapasok ko sa loob eh. Ganito ha. Actually, inabutan ka namin dito, wala kang sasakyan mo, sir. Kanina ko pa hinihingi yung sasakyan. Kung wala ako, nalililinis ko nga. Sige po, kanina ko pa hinihingi yung lisensya nyo, ha? Pero pilit nyo pong ina-atras yung sasakyan nyo. Nagagayto kayo, kinakatoko. Siyempre, ini-infer po kayo. Nandasan yung ginagawa mo? Oh. Tama ba yan? Diyan tama. Alino, hindi tama. Hindi ba anong bawal niya ginagawa mo? Hindi yan, bakit to? Hindi yan trabaho ng importa na kailangan ng sasakyan. Alin? Iharangin ang katawan mo? Magbigay na lisensya, anong gusto mong gamit ko? Bibigay ko nga sa'yo. Bakit kailangan mo na ipasok, sir? Antayin ko muna, ipasok mo muna. Kakausapin kita, tao akong kausap. Oo nga po. Bakit, mahirap mo bang iabot yung lisensya, sir? Mahirap mo bang iabot? Ganyan, iabot mo lang ako. Magkarapatan niyo po yan sir kung meron po kayo reklamo regarding sa panguhuli lang. Hindi ilang ko masisigaw ba sir ha? Malat lang po talaga ako. Ilang minuto ba ano dapat? Ilang minuto? Yung 5 minutes po na yan sir. Yung sinasabi niyo po na 5 minutes po na yan pag wala po yung driver.
Diba pinaliwanag ko na po sa inyo kanina? Sir, ang tagal ko ng driver. Sir. Oh, bigyan nyo na lang po yung lisensya nyo. Tapos karapatan nyo po, mang, pagreklamo po, kung meron po kayong reklamo regarding sa panguhuli po namin, o sa panguhuli ko po sa inyo, pwede nyo po ako ireklamo, sir. O, sir? Kaya mga puro, hindi po sumisigaw si Officer Rugay, malat lang. Eh mga puro, at inarangan po talaga yung ano, yung mga sasakyan pagka ano, pag meron pong violation. At sa pagsama natin dito sa team ng TTMD, yun yung natutunan natin at mga nakita natin na kasi nga po may mga chances na biglang inaalis. So pag inalis na, wala na, hindi na natin siya mahuhuli. So dito sa case ni Bossing, ang sinasabi niya, eh, hindi daw karapatan narangan. Pinapasok yung pula doon. Hindi naman kinikita na yung pula doon. Yung pula na naman sa pimangga. Ganito po. O sinasabi niyo po yan, karapatan niyo po, magpunta ko kayo doon, tanong niyo mo kung nakikita o hindi. Bawaliwanag ko, sir. Bawaliwanag ko sa'yo, halos magkasabay lang tayong dumating dito. Lilinisin ko muna bago ako papasok. Paano kayo papasok kung may nakakalat? Hindi naman po namin siguro kasalanan niyo, sir. Diba? Nakaparada na nga po para kayo. Para pinapalabas muna hayok kayo sa ano ah. Nakaparada na po kayo sa hayok, sir. Ganito ha. Hindi hayok yun, sir. Katawag doon. Nakakaroon po tayo ng selective apprehensya. Paano po yung natigitan dyan ang iba? Merong. Oh. Paano sabi namin? Merong tayong inaminit na ano. Merong inaminit na. Merong inaminit, sir. Parang ina natlatang ka. Huminto ka na basta basta ano. Huminto ka na dito. Huminto ko, syempre. Wala ka na nga sakya mo, sir eh. Wala ka nang sakya mo. Kung nasa sakya mo ikaw, bakit karami Aldi? Paisin ka na lang namin. Kung nandiyan ka, problema nasa loob ka, diba? Binibidyoan na nga ito ng totrack personnel namin. Andun pa kayo. Diba? Wala pa kayo dito. Eh bakit wala ka sakya mo kanina? Eh nililinis ko nga lang eh. Bakit hindi mo ibigay yung lisensya mo? Pero na lang po ako ng license sa atin, sir. Eh mga puro, no, hindi natin alam yung sitwasyon dito dahil late tayong dumating, pero ang naintindihan natin is wala sa driver seat si Bossing nung naabutan ng team. Hindi ko po alam kung magkano, sir, sa opisina po makakapagsabi ko. Kasi takapag ang sabi ako sa inyo, magkamali ako, baka magalit pa po kayo sa akin. Alright, yung mga puro, no? Isa sa mga napansin natin dito kasi nasa pangkaita pati si Bossing. Kaya ano, yun yung medyo kahit na may sabi natin na may binabalak or what have you. Yes, sir. Ano yung titikitan mo? Sasakin yung... Siya po yung driver, sir eh. Hindi, sir. Hindi nga siya makapasok dahil nakararang. So, nung inusok niya, pagkabalik niya daw, alaw na... Hindi naman ako nagpa-park dito, pinapasok sa loob to. Ang problema nga, sir, nakaparada ka na dyan. Diba? Tsaka isipin mo nga, ibabalag iiwan ko dyan, ibabalag pag po dyan sa sakyan. Mali lalong ano, mali yun. Lalong mali yung gagawin ko. Mali nga po yung pinaradahan. Pautuod na lang po tayo, mali po yung pinaradahan. Ikaw din ayaw mo i-accept yung sinasabi ko sa'yo eh. Oo nga po. Ako ina-accept yung sinasabi ko sa akin eh. Mali po yung pinaradahan niyo, sir. O alam ko mali. Dibigay niyo po yung sinasabi niyo, sir. Alam mo, sir, ako magkakasabuhin sa dito. O sir, papaliwanag ko sa inyo, sir, na maayos ha. Nung dumating kayo, sir, magkakasabay lang tayo. Kini-clear out ko muna yung papasukan ko. Siyempre, alam nga naman, iiwan ko dyan sa gitna. Di lalong ano. Di lalong ano ako. Hindi, ito muna.
opinion mo yan. Lahat tayo may kanya-kanya. Eh kasi sinasabi niya, bibigay ko sa isa ko sa inyo. Tapos sasabihin niya sa akin, mag-ano ako, mag-complain ako. Gano katagal yun, maaabala ako. May trabaho kasi may pamilya akong pinapakain. O, isipin mo nga. Ayun, hindi nyo inaano yung, ano, yung iniisip nyo yung sarili nyo lang. Yung driver, hindi nyo iniisip eh. Alam ko din naman na may violation ako, pinar ko rito. Pero ipapasok ko sa loob, hindi ko naman ipapark na matagal dito eh. Magkakasabay lang tayong tumating eh. O. Kaya nga naka-gloves ako, nakita nyo. Kiniklear ko yung papasukan ko. Alam, ipasok ko na ano. Na may nakaharang dyan, paano ako makapasok? Hindi niya ako maintindihan, lisensya agad hinihingi niya, hindi niya muna tanongin kung anong sitwasyon. O diba, di sana kung matagal ba ako rito, nung sinabi niya, nandito na agad ako eh. Dahil nagulat ako eh, pakarating ko lang eh. Tapos ka na sir? Oo. Tapos ka na? O, so wala ka na pa na magsalita. O sige. Okay, so huwag ka na mag-interrupt ko ako magsalita. Oh, sige, sige. Kasi hindi kita ininterrupt, nagsasalita ka. Oh, sige. Ganito po yan. Nung tinating dito, naka-under yung makina, wala? Hindi, patay. Patay makina. Pag-aaring niya sa loob. Sabi ko wala ka sa loob. O, unattended. O, unattended. Unattended, hindi. Unattended. Unattended po yung sasakyan na dumating kami, tama? Oo. Oh. Okay. So, ini-insist mo, galing ka sa loob. Ang point namin dito, sir, dalawa lang po. O? Oh? Nakaparada ka dyan, naabutan ka. Unattended po yung sasakyan ninyo. Yung sabihin mo nagkalat ka dyan o sinabi mo dyan na nag-aayos ka dyan. Tama yan. Sige, opinion mo yan. Di namin ka na pwede i-complete kasi sarili mo opinion yun eh. Di naman namin alam kung ano mong ginagawa mo dyan sa lobby. Ang sa amin, unattended ang sasakyan. Ngayon kung hindi kami dumating dito, I don't think so. Kung papasok ka o lalabas ka, kukunin mo yung sasakyan mo para ipasok mo. Ngayon, unattended, dumating kami. Nabutan ka namin, unattended yung sasakyan, sa loob ka na. Oh. So, protocol namin, unattended yan, automatic, sabi mo ka kanina, may violation ka. Sir, alam mo kung bakit ko pinapatay. Kaya kayo mo na, tanong nga, parang kita kadang nga. Unattended ka, tama, di ba? Tama, oh. Tama yung sinabi. Ngayon, ang trabaho namin, i-clear yung area. Oo, oh, alam ko yun, sir. Ang tataka kayo, bakit yung area na yan, hindi namin kine-clear. Oo, oh, one-side parking. Dito, barangay. Walang one-side, sabi natin one-side o ano man. Kasi dito, dalawang barangay ang nakakasakop. Oh. Itong side na to, pang bundok. Itong kabilang side na to, inisamuranto. Tama? Kaya alam nyo yan. Ngayon, ang nangyayari, ang complaint kaya, nandito kami dahil it's because may complaint yung barangay. Okay, sir. Barangay pang bundok. Okay. So, hindi naman kami po pwedeng na ang LO namin at ang complaint sa amin is pang bundok. Hindi naman po pwede na tatawid kami sa kabila na inisamuranto yun. So, of course, dito kami. So, ibig sabihin, walang pinapayagan si barangay na kumarada dito. It's because may complaint sa kanya. Ina-complaint niya. Oh, o ngayon, nabutan namin kayo. Lahat mo kayo nabutan namin kayo dito. Lalo na ikaw, unattended ka. Oo, sir. Explain ko sa iyo, sir. Kasi, pag iniwan kong ma-under ko, sir. Wala na ka tayo, pre. Automatic maglalakas. Kaya nga, sinasabi ko na nga sa iyo. Eh, kung makarnap to, iwan ko na akong pasumahan. Pare, wala na akong pakalang kung anong transaction dyan sa loob. Abutan ka namin dito, unattended yung sasakyan. Tapos tayo dun. Sarili mo ano, ngayon kung ikaw ano, i-contest mo na lang yan. Yun nga, madali sabihin sa'yo. Yun nga eh, kaya eh. Nakakaabala yun eh. Ayun nga eh, kakaabala. Yun nga, trabaho namin yan eh. Oh. Do you think, nung dumating kami dito o at ano nang lalabas ka? Iyan na yung parada mo. Ang ganda ka na ng parada mo eh. Pwede mo naman i-gilid ka kung ano ka na na-depress. Sa sitwasyon mo, pare. Pare, sa sitwasyon na ano mo, maparada ka na dyan. May isang nakaparada dyan kanina, kaya inano ko lang. Parang iyan na namin na, ngayon lang kami, ilang bisa mo na ginagawa yung nakaparada dito. Kaya nga may complaint. Kaya nga may complaint. Wala naman problema, may mga picture ang barangay sa amin eh. Walang problema yan. Kaya pare, makipag-cooperate ka na lang. Ticket lang naman yan. Oo nga, ticket nga lang. Kaya lang, laking abala sir eh. Gahanap buhay ako, hindi naman ako nagnanakaw eh. Lahat naman tayo, naghanap buhay ko eh. Trabaho lang namin dito. Para matapos na. Driver ang makuusap natin, sir. Oo, pero yung driver ka ba? Ikaw dito dyan. Hindi, kung may mayari ng bahay. Wala, kung magkalang mayari ng bahay. Ang driver ang kailangan namin makausap. Dati, nagsasal ka pa. Yan yung patuloy, ang truck na yung makinatagal dyan. Pusa tayo. Nakakaraan ako. Alright, mga boro, papatigat na si Bossing at na-explain naman na po yung both sides ano. At naiintindihan naman natin, na-respeto natin bawat opinion ng bawat isa. Pero again, yun na nga, ang team natin nandito dahil may reklamo po. At itong side na ito, ito yung nare-reklamo. Kaya lahat na naabutan po natin na naka-illegal
parking or may violation ay titikitan or else itotowing po. Subject po rin paon. So tulad nga nung sabi ni Officer Baguio kanina, hindi natin, hindi tayo pwede tumawid dito dahil yung letter order natin is nandito lang sa barangay Paambundok. Ito po barangay NS Amoranto na. So hindi natin alam kung may one side parking sila dyan or whatever, pero basta ang reklamo nandito. So pagka inoperate natin to, wala tayong papel, makakasuhan po tayo. Sana naiintindihan po ng bawat isa yan. Alright, yan mga puro, ito titikita na. Tapos dito okay na, may nahita tayo isa doon sa may bandang kanto. At ito nga yung General Tino. Kaya yung kanto na yon ang tawag doon ay Kanto Tino. Kasasabi lang ng MMDA, pare. Ayun mga puro, ikutan na natin na mabilis ito, no? Yan dito si tatay, yan, natikita na. Natanggal niya na yan kanyang sakyan. Same lang din, na nasa bangketa rin po sila. So ito, tatanggalin na lang, natikita na yan, I'm sure. Lahat na nandito, mga puro, wala na, natanggal na. At ayun, tinatupay isa doon na nakasampa sa bangketa. And the rest po is dito, natikita na at natanggal na. Pag natikita, ayun, hawak ni tatay yung ticket. Pag natikita po kayo, hindi po ibig sabihin na pwede na kayo mag-park. Kaya kailangan po, tanggalin niyo po yung inyong sasakyan. And much better na rin yan kaysa kayo ay matowing pa. Katulad nito, mga puro, wala na malabas sa driver. Subject pa rin paon po. Itataw po itong dalawang sasakyan. Yung mga puro may tao naman, kaya lang di natin alam ba't walang bumababa dito na ano, na may-ari nito sa sakyan na to. Yung dalawa dito mukhang makukonsider na dahil may madadaan na naman ng tao. Pero ito po talaga wala na. Na-block na yung sidewalk. Isa sa mga na, ano ko lang po ito, opinion ko lang mga kapuro. Sabi ni Bossing, nakita niya pa daw tayo, nandun pa tayo sa dulo. So it means na nakita niya na tayo na may operation. Pero ayun nga, sana talagang umikot na lang siguro muna siya. Tapos tinawagan niya yung tao dito na buksan yung gate or kung may tatanggalin, dilinisin ha, para diretso pasok na siya. Or medyo mahirap lang pumeka, no? Para itaw itong sasakyan na nandito dahil nakiusap tayo, natanggalin na lang itong sasakyan pero hindi mahulihin dahil di po natin sakop ng complaint tong area na ito. So at least para makapwesto lang yung tow truck natin. Kakatiwalaan natin, vlogging accessories, GoPro, kahit ano pa yung camera mo, kahit cellphone niya, nag-vlog ka, gusto mo mag-vlog, light selling and all. Elisin Philippines ang rin, kailangan nyo, huwag na kayong manap ng iba. Maraming salamat sa iyo, walang papapaw. So thank you so much sa walang sound support, tiwala. Thank you sa Panginoon, at ingat kayo palagi. Again, kung walang papapaw. So thank you so much, God bless you, purong-purong pagmamahal. God bless.